Yo, what's up mga kakosa? Ayan guys, today's vlog, mag-history muna tayo. Papakilala ko sa inyo ang pinakamayamang hari sa buong mundo. At kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na. At don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Ayan guys, intro, pasok. Yun, welcome back to my YouTube channel guys. And guys, ang pinakamayamang hari sa buong mundo ay walang iba kundi si Maha Bajira Longkorn. Tinatawag siya na King Rama the 10. Ito guys, ito yung kwento niya. Panoorin natin. Si Maha Bajira Longkorn na may official name na King Rama the 10, ang ikasampung hari ng Chakri Dynasty ng Thailand. Ito ay matapos ang pagkamatay ng kanyang ama na si King Bhumibol Aldoyadej noong October 2016. May 4, 2019 ang opisyal na koronasyon nito na ginanap sa Grand Palace sa Bangkok at ginastusan ng $31 million o humigit kumulang 1.5 billion peso sa pera ng Pilipinas. Ang royal procession ay tumagal ng may higit 6 oras. Iniikot sa lansangan ng Bangkok ang hari sakay ng isang upuan na gawa sa ginto at buhat-buhat ng 16 na sundalo. Ang prosesyon ay kinabibilangan ng mahigit 1,300 na opisyal at ng mga puting elepante na pinanood ng daan-daang libong mga tao sa Bangkok. Kabilang sa mga nagmarcha ay ang panganinanak nito na si Princess Bajira Kitiaba at ang bagong asawa nito na si Queen Sutida. Isinuot ng hari ang iconic na Great Crown of Victory. Gawa ito sa purong ginto at tantad ng mga diamonds at meron din itong malaki at pambihirang diamond na mula sa India na nakalagay sa bandang itaas ng korona. Ang koronang ginto ay may timbang na 7.3 kilograms at minanapa mula sa pinakaunang hari na si King Rama I noong 1782. Bilang bagong hari, isa sa pinakauna at pinaka-controversial na kautusan nito ay ang paglipat ng mga royal assets at crown holdings sa personal ownership nito. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ari-arian at mga negosyo na dating pinapatakbo ng Crown Property Bureau ay personal na nitong pag-aari. Si Bajira Longkorn ay may estimated net worth ng $43 billion o humigit kumulang 2 trilyong piso. Ang kabuuang halaga ng royal assets ay hindi bababa sa $70 billion. Ang ilang sa mga pag-aari ni Bajira Longkorn ay ang 38 mga aircrafts, kabilang na ang 4 na commercial jet, 3 Airbus commercial jets, 3 Sukhoi Jet 100, 4 na Northrop F5E fighter jet, at 21 helicopter. Kahit makitang nagbibisikleta, kapag nasa ibang bansa, ngunit sa Thailand ay nagmamayari ito ng mga pinakamahal na kotse sa mundo. Tulad na lamang ng Rolls-Royce Silver Cloud 3 na may presyong $1 million, Rolls-Royce Phantom 4 na may halagang $1.1 million, Maybach S600 Pullman na $1.4 million, Rolls-Royce Silver na may presyong $2.2 million at marami pang iba. Nagmamayari din ito ng 16,000 acres ng lupain sa Thailand na pinauupahan sa mga negosyante at mga mamamayan. Pag-aari din ito ang The Grand Palace Complex na siyang official residence ng mga hari mula pa noong 1785. Ngunit ngayon ay ginagamit na lamang ito tuwing may ceremonial activities ang royal family. Isa ito sa mga tourist attraction ng mga turistang bumibisita sa Bangkok. Ang complex ay may lawak na 2.3 million square feet na nagsilbi rin bilang primary office ng mga hari at ng royal court hanggang sa taong 1925. Sa ngayon, ang hari ng Thailand ay nakatira sa eleganteng Dusit Palace. Ang Dusit Palace Complex ay may kabuuang lawak na 64,749 square meters at tinatayuan ng 13 royal residence. Kabilang na ang Amporn Sattan Residential Hall na official residence ng Haring si Bajira Longkorn. Ang Siam Paragon, Siam Discovery at Siam Center Mall ay ilan lamang sa mga pinakasikat na mall sa Bangkok na nakatayo sa lupaing pag-aari ng hari. 24% ng stake ng Siam Commercial Bank at 33% stake ng pinakamalaking industrial company na Siam Cement Group ay pag-aari din ito. Tinatayang hindi bababa sa $30 billion ang property holdings na nasa personal ownership ng hari sa Bangkok pa lamang.
Ang ilan pa sa mga pinakamahal na pag-aari nito ay ang Royal 9-tiered Umbrella na gawa sa white silk at ginto. The Sword of Victory na sumisimbolo sa kapangyarihan ng hari na gawa din sa ginto na may mga diamante at mga precious stones. At nasa pangangalaga din ito ang Golden Jubilee Diamond, isang brown diamond na may timbang na 545.67 carats na isa sa mga itinuturing na pinakamalaking diamante sa buong mundo. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $12 million. Sa ilalim ng batas ng Thailand, ang lahat ng mga puting elepante ay pag-aari ng hari. Ang puting elepante ay sumisimbolo sa aspeto ng kalinisan. Madalas ang napagkakamalang itong mga albino, ngunit ito ay natural na kulay at bibihira lamang. Ang ama ni Mahabajira Longkorn ay ang dating hari na si King Bhumibol Adulyadej na siyang itinuturing na isa sa pinakamahusay na hari sa kasaysayan ng Thailand. Kaya naman, marami ang nagluksa sa pagkamatay nito. Taliwas sa kanyang ama, ang kasalukuyang hari ay maraming kritiko at pinaka-controversial sa lahat ng naging hari sa Thailand. Dahil sa di umano'y pagiging babaero, binansagan ito na Playboy King of Thailand. Si Bhajira Longkorn ay 4 beses na ikinasal at 3 beses na nakipag-divorce. Ang pang-apat at pinakabagong asawa nito ay si Queen Sutida. Bukod sa asawa, ay legal din ang pagkakaroon nito ng kabit. Ang kalaguyo nito na si Sininat ay may official title na Royal Concubine of the King of Thailand. Isa sa mga ipinupukol na isyu sa hari ay ang palaging wala ito sa Thailand at mas madalas pang nananatili sa Germany. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ang hari ay nanatili sa isang 4-star hotel sa Germany na ayon sa mga report ay kasama ang 20 mga babaeng konsorte. Ang buong Grand Hotel Sonnenbeichel na matatagpuan sa sikat na Bavarian Alps ay nirentahan ng hari na nakakuha ng special permit sa local authority doon. Ito ay kahit pakaramihan ng mga hotel sa Germany ay sarado dahil sa mahigpit na lockdown na ipinapatupad doon. At habang ang mga mamamayan nito sa Thailand ay nakikipaglaban sa banta ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, hindi napigil ang magprotesta ang mga Thai at doon ay nagtrending ang hashtag na Why Do We Need a King sa wikang Thai. Bago pa man maging hari ay mas mahabang panahon na ang inilagi nito sa Germany kumpara sa Thailand. Ilang beses na din itong nakita sa mga shopping mall doon kasama ang royal consort nito habang nakasuot ng crop top at bordado ng mga Peking tattoo. Kaya naman, sino ang mag-aakala na isa pala itong hari dahil sa kakaibang estilo nito? Usap-usapan din na mayroon itong mansyon sa Lake Istanbul, ilang kilometro lamang ang layo mula sa Grand Hotel Sonnenbeichel. Si King Mahabajira Longkorn ay 8 beses na mas mayaman kay Queen Elizabeth II ng United Kingdom na may personal net worth lamang na $530 million. 2 beses na mas mayaman ito sa hari ng Saudi na may estimated net worth na $18 billion at higit na mas mayaman pa sa minsan ng naging pinakamayamang ruler sa buong mundo na si Sultan Hassan al-Bolkiah ng Brunei na may kasalukuyang net worth na $28 billion. Ang royal assets ng British monarchy ay may estimated na $88 billion habang ang sa Thai monarchy ay tinatayang $70 billion o higit pa. Kaya't paniwala ng ilang eksperto na maaaring mas mayaman pa ang Thai monarchy kumpara sa British monarchy. At walang duda na si King Mahabajira Longkorn o King Rama X ang pinakamayamang hari na nabubuhay ngayon sa mundo. Ang isa sa patunay ng kapangyarihan ng hari ng Thailand ay ang batas na Lace Majesty. Bawal insultuhin, pagsabihan ng masama at pagbantaan ang kanilang hari at mga miyembro ng royal family. May karampatang parusa ito ng pagkakakulong ng mula 3 hanggang 15 taon. Hindi bababa sa mahigit isang batang 16 years old na ginaya ang suot nito at naglagay ng mensahe ng pangiinsulto sa hari. Isang leksyon na dapat ay maging maingat sa anumang gagawin o sasabihin lalo na sa mga bansa na may istriktong batas na ipinatutupad. Nagulat ka din ba kung gaano kayaman ang hari ng Thailand? Ano ang masasabi mo dito? Share mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-